You are now watching Showbiz Snuff, your daily showbiz update. Naliw nga ang mga fans ni Kim Chiu sa kanyang latest vlog na Truth or Drink, na kung saan meron naman siyang choice kung ang mga tanong ay kanyang sasagutin ng truth or ito naman ay dadaanin niya na lang sa drink challenge. Anyway, sa mga naging mga tanong sa kanya, sumabak nga itong si Kim sa mga truth or drink challenge sa kanyang latest YouTube vlog. Ito ay naging update ng Bulgar Online. Doon ay may mga question na sasagutin at doon ay pagdingan niya nga nasagot ito or ayaw niyang sagutin, kailangan niyang inumin ang ilan sa mga inuming inihanda ng kanyang team katulad ng toyo, soju, vinegar, brandy, wine, hot sauce, etc. na usually ay hindi iniinom ng actress. At syempre marami ang naaliw sa mga tanong sa kanya tulad ng nagpautang na raw ba itong si Kim Chiu sa mga naging boyfriend nito. Well, sagot ni Kim Chiu na wala naman siyang pinautang sa mga naging karelasyon niya and nagpapasalamat siya dahil wala naman doon siyang nakarelasyon na walang pera. So ibig sabihin lahat sila ay mapipera kaya hindi na nangungutang sa kanya. At isa pa nga mga naging katanungan ay kung nagkajowa na doon siya ng pangit. Tahas ang sinagot naman ito ni Kim Chiu na hindi ito nagkajowa ng pangit. Sa tanong na kung nakapag-alok na ba siya ng lumipat sa ibang network, ay tatanggapin ba niya ito? Sagot ni Kim, hindi. Siyempre, solid kapamilya tayo. You know naman that kapamilya is going through something. Together as one, we can do this together. One day we'll see the light after the dark. Yes naman ang sagot nito sa tanong kung umihi na ba siya sa swimming pool. Ang lakas din ng yes niya nang tanungin kung nag-cheat na ba siya, but of course hindi na sinabi kung sino. Nang tanungin naman kung sumuka na ba siya sa sobrang kalasingan, ay umamin naman si Kim Chiu. Dalawang beses din umano itong nagiinom sa bahay na kung saan ay nawasak nga daw siya. Birthday o Pasko. At doon inamin din itong si Kim Chiu na nalasing siya sa bahay ni Sir Deo Edrinal na head ng Dreamscape Entertainment. At nakakaaliw din ang nagsagot ni Kim Chiu sa tanong kung nasampal na ba siya ng totoo sa isang eksena at kung sino ang artistang ito. Doon ay may revelasyon nga si Kim. Sabi niya ay oo, okay lang. Glydel Mercado. Sa sana maulit muli. First teleserye. Ang sakit talaga, pero doon ko naman hinugot ang acting ko. Pero okay lang naman, sabi ni Kim. At naging dagdag pa nga niya, talaga daw todo iyak siya after ng scene na masampal siya. At dahil nga iyon ang kauna-unahan niyang teleserye, ang sana maulit muli, eh medyo nag-self-pity nga daw itong si Kim Chiu at ninais niyang umuwi sa kanyang probinsya sa Cebu. Aniya, nagkulong ako sa kotse noon after ng eksena. Nagkulong ako, tumakbo ako sa kotse ko, pero rebo pa ang kotse ko noon, tapos Crayola talaga ako. Gusto ko nang umuwi ng Cebu dahil sa sampal at buti na nga lang daw ay napigilan niya ang kanyang sarili. Well, yan ang mga naging revelasyon ni Kim Chiu at may mga bagay na nga na hindi niya nasinagot ang mga tanong, mas pinili na lang nitong manahimik. Yan ang ating showbiz na update. Images are all credit to the respectfully owners. And thank you for watching Showbiz Snap.